once you have an ideas and once you have an aspirations na gustong magawa sa isang lipunan, magagawa mo ito as long as you believe in yourself, you're studying chemistry, biology, you're excelling in your academics, you're dealing with a lot of activities, not just inside the school, but also outside. Public school kasi ako eh, I graduated in Marshall Oranyola Memorial School. I am also one of the contestants pag may mga jingle competition, pag may mga quizzes, kailangan kong makipaglaban at ipaglaban ang grade namin or ang year level ko. Pagkatapos, pag nanalo sa year level, may school. After ng school, may division. After ng division, merong regional, then national. Isa ako sa mga typical na gano'n na estudyante. When I entered college, mga 17 ako, I decided to be a student publication staff. Maging writer lang ng the Bicol Universitarian. By the mere of writing, I can express what I am thinking. Pwede kong maka-inform ang mga estudyante kung anong nangyayari sa ating university, catering 13 colleges or campuses. Then I realized when I ran for the university student council position way back 2010 or 2011, I was a first-year student. First-year student, hindi alam kung mananalo or matatalo. I was very driven. Ang kalaban ko ata came from a fraternity and I was just not, hindi ako ganito kataba noon at hindi ako ganito ka bulky. Pero yung kalaban ko, third year, member ng fraternity, imagine ang mga kasama ko, mga tagakal, most of them are girly, most of them are like me, geek, book reader, tapos you are campaigning in every college against this fraternity person na talagang mga kasama nila, mga naka-block sila, mga naka-bike sila. Ako ay napaka-inferior ako sa sarili ko when I decided to be a student leader. Kasi hindi ko din in-expect that student leadership and the college level is different in the high school level. So, then nanalo akong USC Business Manager. I campaigned it each and every year of my college life until I became the USC Chairperson and Student Regent last 2013. I graduated just last 2014. After which, because of my involvement in the national and international scene, I work in the Department of Environment and Natural Resources in the Central Office as an ecotourism staff of the International Relations Divisions. I have this drive towards ecological and environmental sustainable world. Even though when I was still in college, and in elementary and high school, I always believe that once you invest yourselves in different kinds of activities involving kalikasan, involving the wildlife, involving the plants and animals around us, you're investing not just your time, but you're investing a particular time on the thing or on the living things around you or non-living things around you. At the scope or at a glance, medyo napaka-ideal niya. The horizon, napaka-wide ng horizon, but I'm seeing it as wide as possible. I'm extending my full arms na tingnan yung mga possibilities that I can do more than just studying, than just following the advice of my parents, and abiding the laws of this land. Iniisip ko na habang sa pagtagal ng panahon, I embarked into particular journeys of my life after elementary, high school, college, and even until now that I am working. There's a huge possibility for me to be involved in activities not just concerning myself or my peers, or even love life. I understand that apart from this kind of obligations, being a son, being an achiever, or being an employee of a certain organization is more than just a position or a job. You are investing your full time and capacities to these kinds of officerships or position because you believe that you can be of help to your family, to your peers, and to the community. I have talked about ecotourism and you have watched a clip for ecotourism development. Nung third year ako, until first year to fourth year, I am an advocate of Bantay Kaliningan Advocacy. Perhaps yung iba sa inyo mga first year na abutan ako nung rin ko bilang chairperson and student regent ng University Student Council. I am a proponent of the Bantay Kaliningan Advocacy and I am happy that the University Student Council is still advocating the environmental sustainability and cleanliness of our dear university. So,
throughout my travels and adventures as a young professional, I have seen that ecotourism development is really a must in our generation. We're often traveling, having selfies in different destinations. Nagkaroon lang ng Ayala Mall, magsi-selfie tayo. Nagkaroon lang ng panibagong park or panibagong attraction sa ating sitio, munisipyo, or barangay, pupuntahan ng mga kabarkada natin or kapamilya natin. We want to witness it. We want to experience that particular situation na kakaiba dun sa everyday life na nakikita natin. We are advocating and appreciating the beauty of the legendary Mayon Volcano, yet we don't know what are the particular critical habitats that are endangered in this particular protected area. Nandun tayo, nagsuswimming tayo sa vanishing island in Panlilipot, yet we are not concerned about the seagrasses, mangroves, or the particular beach forest na nandun sa area. We are going inside and, I mean, we are traveling inside and outside the, or other countries, tiniisip natin that we want to go to Thailand, to Singapore, to Malaysia, experience the Hong Kong's Disneyland, and experience the wonderful hotels in Macau, but we are not considering the particular waste that we are producing when we visit these particular places or destinations. Ecotourism development is very much vital in the mandate of the Department of Environment and Natural Resources. Powered by particular rules and regulations, we must understand that ang ecotourism development is not just a word or a term. It must be understood by each one of us. Tourism in a glance is all about the tourism industry. Meron tayong mga handicrafts. We are endorsing product developments. May zip line sa Union Hill. Merong kulinarya kusina sa mga iba't ibang munisipyo at city ng Albay. Pero hindi natin minsan nakikita yung importansya ng kalikasan bilang isa sa mga pinaka-trust ng ating society or community. Powered by DNR's DAO 2013-19, we are considering gender and development. Nakalagay dyan ang NIPAS Act or National Integrated Protected Area Systems Act. Nakalagay ang Magna Carta for Women. Nakalagay ang Guidelines for Ecotourism Development. And of course, the Tourism Act of 2009, which is the mandate of Department of Tourism. Dalawa kasi nagtutulungan dyan ahensya, Department of Tourism and DNR. Once we have a particular product or destination that is being developed, we need to understand that this is not just for promotions or marketing. Maganda si Sumlang Lake. We are experiencing... Sino nakapunta ng Sumlang Lake sa Kamalig? May mga particular tourism product doon. Meron na siyang kayaking, meron na siyang mga recycled huts and tambayan. Pero we are not considering na in the future, pwede nitong magkaroon ng harm in that particular wetland area. That's why at the moment, meron kaming ginagawa as regards partnership with local government unit of Kamalig, Albay, para magkaroon ng wetland management plan ang Sumlang Lake natin. Next. Ang basic policy or mandate ng ating ecotourism development is, it is the policy of the state to ensure sustainable use, development, management, protection, and conservation of the country's environment and natural resources for the enjoyment of the present and future generations. Ang iba sa inyo, siguro meron na kayong mga soulmates na tinatawag, better halves kung tinatawag, payaba or base kung tinatawag, or agumku, payaba ako. In the future, 5 years or 6 years from now, pagka-graduate niyo, professionals na kamo, licensed food technologists, entrepreneurs, education practitioners, teachers, meron na kayong mga, kumbaga, kasama sa buhay, pero we must understand na magkakaroon din kayo ng mga anak, siblings, and these particular things na ini-enjoy nyo ngayon, habang kayo'y kabataan pa, nasa edad 18 to 21 years old, gusto nyo din ito, kumbaga, makita at maipa-experience sa next generation, which will be the product of your, kumbaga, efforts. Ngayon na youth pa kayo. So isipin ninyo na hindi lang sana aabot sa libro makikita yung mga tunay na paru-paro,
mga tunay na wildlife species na makikita natin sa mga protected area, sana makita pa ito ng mga sa mga susunod na salinlahi. Next. May mga particular objectives kung bakit tayo may ecotourism development. We must have a proper ecotourism planning. Involve natin ang community, ang livelihood ng community. Isipin natin ng local government units. Are they willing to share a particular amount of money in terms of regulation ng environmental practices as well as prohibition ng mga illegal acts that concerns environment and natural resources laws and policies? Kailangan natin yung consider. Ecotourism businesses, ito bang mga ecotourism businesses na ito? Meron siyang climate change resilient ba siya? Kinukonsider ba natin na at the end of the day or after 2 years, 3 years from now, ang conservation and protection aspect ay kinukonsider ng mga ecotourism businesses na ito? Socio-economic benefits, after 2 years or 3 years from now, yung mga tao bang naninirahan sa community, o kung merong mga indigenous people na nandun, natutulungan ba ng mga investors na nag-i-invest din sa particular protected area or particular ecotourism destination? Or yung mga private sectors na lang na ang nanginginabang? So isipin natin yun parati when we are making an ecotourism development plan. Next, i-ensure din natin ang participation of men and women, the lesbians, gays, transgenders, transsexuals community, pati na rin yung mga handicapped people like the persons with disabilities. Next. Business planning, consider natin na ang business in terms of protected area and ecotourism development, kailangan maging long-term siya. Hindi natin kailangan i-consider na one-time, big-time lang siya, na for 1 year lang siya na goal. Kailangan, pag maglalagay tayo, for example, ng handicraft business, i-consider natin yung people's organization. Are they able to provide a particular business dun sa community? Marketable ba siya? Mapopromote ba siya at madaling, kumbaga, tangkilikin ng particular target market? Kailangan maging sustainable siya. Next. Ecotourism refers to a form of sustainable tourism within a natural and cultural heritage where community participation, protection, and management of natural resources, culture and indigenous knowledge and practices, environmental education, ethics, as well as economic benefits are fostered and pursued for the enrichment of host communities and satisfaction of visitors. Kailangan natin i-consider na pag may ecotourism development, ang key stakeholders natin is the community, particularly ang local government units, ina-accept ba nila yung development na yon? Kung inside siya ng protected area, mamaya malalaman niyo kung anong protected area, makikita ba natin na sinusunod natin yung mga ENR laws and policies na nagogumbuin under the National Integrated Protected Area Systems Act. Next. Protected areas. Dito sa Bicol region, meron tayong 17 protected areas. Sa Camarines Sur, meron tayong Mount Isarog Natural Park, meron tayong Lagunoy Natural Biotic Area, meron tayong Caramoan National Park, meron tayong Libmanan Caves National Park. Sa Daet, meron tayong Abasig Matugdon sa Mount Labo, meron tayong Bicol Natural Park sa may Bitukang Manok, meron tayo sa Albay, dalawa. Alam nyo ba yung dalawa? Ano? Mayon Volcano Natural Park and Mount Masaraga Watershed Forest Reserve. Sa Catanduanes, meron tayong Catanduanes Watershed Forest Reserve. Tapos, I think sa Sorsogon, syempre, nakita natin kanina, meron tayong Bulusan Volcano Natural Park. Ang mga protected area, iba siya sa wetland area natin, na Sumlang Lake, or dyan sa labas na garden natin na may mga puno, hindi siya protected area. Hindi porket may puno siya, may mga halaman siya, dinarayo ng mga tao, protected area siya. So, protected area refers to identified portions of land and water set aside by reason of their unique physical and biological significance, managed to enhance biological diversity, and protected against destructive human exploitation pursuant to the NIPAS Act of 1992 or RA 7586. So, kailangan, bago siya masabing protected area, meron siyang presidential proclamation, meron siyang Republic Act, meron siyang tinatawag na omnibus approval or approved siya ng Kongreso na protected area siya. At ang pinaka-importante sa lahat, ginogovern siya ng NIPAS Act of
Naipas Act of 1992 or RA 7586 na kailangan ng protected area, may protected area management board, may protected area superintendent. Ito yung leader ng mula sa DNR, employee siya ng DNR, nagogovern ng environment and natural resources practices dun sa isang protected area. So, hindi siya madali na, ay, may puno siya, merong mga isla siya, protected area siya, hindi yon. So, alamin muna natin kung meron na ba siyang Republic Act, dumaan na ba siya sa Presidential Proclamation, at the moment, sino mga taga-masbate dito? Masbate. Ayan. Meron kami ngayon, after this, kasi meron tayong radio guesting sa Radio Veritas, I will talk about the Protected Area Suitability Assessment ng Buristicao Pass Protected System. It is identified that these particular areas covering three provinces, Albay, Masbate, and Sursogon, meron tayong mga particular manta rays, whales, very endemic at magagandang beach and mangrove forest na kailangan natin i-conserve at i-protect. May mga fish sanctuaries din tayo dito, particularly sa Albay West Coast under the SCREM project ng DNR. Meron tayong white sand beaches din sa Ligao City. These are Kabarian, Katburawan, and Maunon na pwede niyong mabisita soon. So, kailangan maging protected area siya kasi mas mapapaigting yung pangangalagan sa ating particular na likas na yaman sa wildlife species na nandun sa isang lugar, pati na rin yung mga tao na nandun. So, maraming mga nagsasabi na mahirap kasi na talaga siyang protected area, may mga, kumbaga magiging stricto na ang gobyerno sa pag-aalaga at paglalagay ng mga proyekto para dun sa particular municipality or province. Pero, from the end of the DNR and the particular private sectors, particularly the national governing organizations, mahalaga na ma-declare ang isang lugar na maging protected area siya kung nakitain ito ng critical habitat, tapos endangered species particularly na kailangan natin pangalagaan at protektahan. So, mahalaga ang mga PAs natin. Dito sa Bicol Region, mayroon tayong 16 protected areas. We are just waiting for Catanduanes Watershed Forest Reserve na magkaroon siya ng House Bill. Next. Ecotourism concepts and principles, of course, the principles of biodiversity, business opportunities to sustain their well-being, learning experience and conservation awareness, inclusive growth, part of tourist and tourism industry, ecotourism and conservation concepts. Kailangan natin instill to sa ating puso't isipan na hindi lang natatapos sa pagbabayad ng entrance fee sa wildlife or sa Albay Wildlife Park ang tungkulin natin. Hindi lang natatapos sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar ang tungkulin natin. Hindi rin natatapos sa pagpo-post natin ng mga quotable quotes sa Facebook kasama ang mga selfies natin ang tungkulin natin kumbaga pangalagaan ng ating environment o likas na yaman. Hindi lang siya basta-basta natatapos sa pagiging student officer or member ng isang student organization. At hindi din siya natatapos sa pag-aaral lang ng mabuti at pagtatapos lang ng maayos dito sa eskwelahan. We must understand na kailangan maging cooperative tayo to the community, particularly to the environment na iniistaya natin. Kasi at in the long run, baka yung mga natatamasa nating likas na yaman unti-unti nang mawala kung hindi natin siya pangangalagaan at poprotektahan. Next. Of course, ecotourism management planning process, meron tayong site assessment. Ina-assess natin yung particular na lugar kung may potential siya for ecotourism development. Inaalam natin kung meron ba tayong potential para dun sa particular local communities na mag-boost yung confidence nila para mag-invest sa livelihood, meron ba siyang opportunities for investments. Next, ecotourism planning, we will be inviting the local government units, investors, particular stakeholders, para magkaroon tayo ng mga project and development dun sa mismong protected area or lugar, and then implementation stage. We are making action plans, i-implement dapat natin yung mga proyekto natin na kumbaga pinag-upuan through the ecotourism planning. Various focus group discussions, various workshops, and various meetings ang ginagawa
proposed by DNR and led by DNR, pero kailangan ding makuha natin yung mga information and inputs from other agencies and particularly the host communities. Next, monitoring and evaluation. After a year or 2 years, babalikan natin yung lugar, meron na ba tayong nakitang development in terms of livelihood, in terms of the socio-economic impact, yung mga particular families ba natin, nabigyan ba ng mga trabaho yung kanilang mga anak, yung particular degraded area natin in terms of masyadong nagiging ugat ng soil erosion, yung mga illegal activities natin like illegal loggers, nababawasan ba dun sa mga particular community na yon? Kailangan natin siyang balikan. Kailangan natin i-assess kung yung mga paghihirap ba natin dito sa 1 and 2 and 3 na stage natin, naging successful ba? Or ano ba yung mga kailangan pa natin gawin para mas ma-improve pa siya? So, for this year, ang DNR, merong 5 protected areas na binigyan ng importansya, pero lahat naman syempre importante among the 17 or 16 na kinukonsider natin. Pero yung 5 ito, meron na siyang ecotourism development plan. Ito yung Mayon Volcano Natural Park, ito yung Mount Isarong Natural Park in Camarines Sur, Bicol Natural Park in Camarines Norte, Caramoa National Park in Camarines Sur, and Bulusan Volcano Natural Park in Sorsogon. So, we are focusing in this ecotourism development because it is a mandate not just for DNR but also for all of us to enjoy our environment and natural resources but instill in our minds and heart that this is not just mere of enjoyment. We must give back to our Mother Earth, to Inang Kalikasan, to the things that helps us to in surviving each and every day. Kasi kailangan nating intindihin that all of the things that we're experiencing and enjoying right now is also harnessed and improved by the leaders before us or people before us. Kailangan natin siyang patuloy, i-sustain kung ano yung mga ginagawang best practices ngayon, and in the long run, yung mga susunod na henerasyon, yun din ang gagawin nila. Kasi mahalaga na once we plant a particular seedling, kailangan natin isipin na yung puno or yung seedling na yun, tutubo siya ng tutubo and we need to look after it. Because a particular seedling or plant is vulnerable. Kahit naman tayo, we are always vulnerable to pain, we are sensitive. Minsan, kailangan din natin ng aruga, pangalaga, pagmamahal. So, kailangan natin i-consider na kailangan din ng pagmamahal ng ating kalikasan. Next. I always believe, sabi ko nga kanina, medyo dahil kay Earl, na sabi niya yung mga previous undertakings ko when I was still a student leader, natingnan ko yung background ko in terms of student leadership and student governance. I want to motivate each and every one of you na do more than studying, just write, do more than just participating in conferences and trainings, but at least invest yourselves to makabuluhang mga activities as well as self-discipline in terms of environmental sustainability and practices. Kasi maganda na once you are still young, you are practicing proper waste disposal, you are practicing and promoting proper sanitation, pero tapos pag kayo lumalaki na, ipapakita niyo yun sa inyong mga kapatid, sa inyong mga younger colleagues, kung nasa office, kung mga officer man kayo ng isang student organization, kayo yung mga fourth year, na-inspire niyo yung mga first year student or second year students na i-replicate yung mga magagandang gawain na ginagawa niyo ngayon. Nakita ko na mahalaga ang role ng bawat isa sa isang community kasi hindi tayo lahat magaling sa lahat ng bagay. Merong mga taong magaling sa pagsusulat, may mga taong magaling sa pagsasalita, may mga taong magaling magtrabaho, pero at the end of the day, once we understand each and everyone's strengths and weaknesses, we can definitely go to the particular path na gusto nating matahak. So before I end my discussion, I just want you to witness a particular video. This is a video of a particular undertaking of me being a advocate for environment. Medyo may mga selfie dyan. Advocate of environment. In a TC to also be
na ma-inspire din kayo to at least inspire other people to do more than just Facebooking, tweeting, bashing student organizations, bashing your crushes because they have, ano to, they have other crushes, or at least pakikipag-away sa mga terror na professor. There is more to that. May mga bagay pa na pwede niyong pag-investahan, investan ng quality time ninyo rather than just being mean and being negative. Kasi maraming bagay, maraming options na pwede niyong salihan, pwede niyong pag-investan ng inyong time and efforts. So, i-maximize yun. There are lots of options. So, continue in inspiring and motivating others. Just watch this video clip. I was an USC officer nandun, nag-organize ng event. Ako din yung taong nandyan na nakikipag-text dati, na hindi ko alam kung ano nga ba talaga ang rason kung bakit may mga taong nagsasalita sa unahan na nag-i-inspire ng other people. I was one of those people dyan na gusto ko lang maging cum laude, gusto ko lang maging effective and outstanding student leader. Ako yung isang tao din dun sa likod na ang iniisip ko lang kung magiging or tatagal ba kami ng ka-relationship status ko. Ako din yung isa dyan na tao sa gilid na nag-iisip if ever there's an opportunity for me to be something na magiging proud ang aking mga parents sa mga ginagawa ko inside and outside the school. I am this particular person in front of you because I have molded myself in experiences and I want to inspire other people to do more than what they can do. I am not the perfect or the most outstanding people in our generation, but I have a goal to inspire other youth and inspire other professionals to be of contribution to the nation's productivity and progressiveness. I am Mark Harris Lim. I am not there in my goals, but I'm halfway there. A pleasant afternoon to each and every one.